Kailan bang balik mo ng Manila? Tanong ni Alan sa asawang si Betty. Siguro this weekend. Tomorrow pa lang kasi namin pupuntahan yung excavation site. Ang sabi kasi ng contact ni Angel, yung contractor, almost 300 daw na anthropomorphic na banga ang nahukay sa lugar. Tugon naman ni Betty, nakasalukuyang nasa butuan ng mga sandaling iyon para sa antique at mga archaeological artifacts hunting. Siguraduhin mo, Betty, dahil sa Monday ay field day ni Justin sa school nila. Naglalambing yung bata, nasamahan natin siya. Gusto niya na mapanood natin siyang sumayaw. Muling wika ni Alan. I promise, kasamahan natin siya. Tugon ulit ni Betty. Sige, I'll call you later. Pagkatapos naming makapamili ng mga banga. Hindi pa man nakakapagpaalam si Alan ay ibinabana ni Betty ang cellphone. Si Betty ay isang antique and artifacts dealer at collector. Dahil sa hilig niya sa mga lumang bagay, naisip niyang gawin na rin itong hanap buhay. Dahil pag ganun, nag-i-enjoy na siya ay kumikita pa. Una, ayaw ni Alan sa larangang pinasok ng asawa. Dahil para sa kanya, boring ang mangulekta ng lumang bagay. Bukod doon na hindi maganda ang dating sa kanya ng mga luma. Pakiramdam niya, nakakakilabot at may dalang kamalasan o bad vibes. Lagi niyang sinasabi sa asawa na baka patay na ang may-ari niyan kapag namimili si Betty sa ukay. O di kaya'y baka daw may sa demonyo ang bagay na inuuwi ni Betty kung nakakatakot ang itsura nito. Pero sa paglipas ng mga araw, nagkaroon na sila ng dalawang anak. Nasanay na rin si Alan sa trabaho ng asawa. At ang isa sa pinakadahilan ay ang malaking kinikita ni Betty dito. Nasasagot nito ang malaking pangangailangan ng pamilya, maging ang mga luho nila. Kung totoosin, kahit mag-resign na itong si Alan sa pagtatrabaho sa isang insurance company, ay mabubuhay na sila. Inisip na lang din ni Alan na kung dalawa sila, ay mas makakaipon pa para sa future nila at mga bata. Anim na banga ang napili ni Betty at agad niyang pinaayos ang mga papel nito bago pa dumating ang grupo ng mga archaeologists mula sa Maynila na pinapadala ng gobyerno para makipag-deal sa mga kontraktor ng excavation site. Bago pa man dumating ang mga ito, ay naunahan na sila ni Betty at Angel at kinuha na nila ang pinakamagagandang quality. Ganito lagi ang siste ng mag-iibigan. Unahan ang mga personalidad mula sa National Museum. Dahil kung maganda pa ang mga quality ng mga items, ay mas mahal itong maibibenta. At ayon sa kalkulasyon ni Betty, ang anim na banga na na-close niya ang deal ay maibibenta niya ng almost ₱1,000,000 sa puhunang ng 200,000 lamang. Tubong lugaw, ika nga, ayon sa kasabihan. Matapos ang transaksyon at ang pagpunta sa lokasyon ng mag-aibigang Betty at Angel, ay nag-decide na silang bumalik sa bayan sa main city para asikasuhin pa ang ilang mahalagang bagay para maipakargo ang mga nabingwit nilang mahalagang isda sa kabundukan. Dad, kailan daw ang uwi ni Mami? Tanong ni Justin, ang panganay na anak na mag-asawang si Alan at Betty, habang naghahapunan ang magtatatay. Kung hindi daw sa Friday, maybe sa Saturday, anak. Huwag kang mag-alala, makakapunta kami. Pangaalo ni Alan. Maghahating gabi na, 10 minuto bago magalas 12. Tulog na ang dalawang anak ni Alan sa kwarto ng mga ito. Matapos kumutan ang mga bata, iniwan na ito ng ama nila sa silid. Tinungo ni Alan ng kusina para magtimpla ng kape dahil may kailangan siyang lamayin sa kanyang laptop. Nag-uwi kasi siya ng trabaho niya
na kailangan niyang matapos at maipasa sa Sabado dahil magpapail nga siya ng leave para sa Lunes para sa field day ni Justin. Habang nagkakape sa mesa sa kusina at habang nagbabrowse din ng newsfeed sa Facebook, nakarinig si Alan ng kalabog sa kwarto sa ilalim ng hagdan sa bahay nila. Ang kwarto ngayon ay dating bodega ng unang tumira sa bahay. Pero nang mabili nila ang bahay, ay ginawa itong mini museum ni Betty. Dito niya inilagak ang lahat ng mga koleksyon niyang lumang bagay. Inisip ni Alan na baka pusa lang iyon o daga. Pero naisip niya na isinilid nga pala nila ang kwarto dahil iniingatan ni Betty ang mga nakalagay dito. Kaya naman malabo itong mapasok ng pusa o kahit ng daga. Habang iniisip ni Alan ang mga bagay na iyon, ay muli siyang nakarinig ng isa pang kalampag mula pa rin sa kwarto sa ilalim ng hagdan. Dahil dito ay nakaramdam si Alan ng takot. Hindi niya na tinapos ang pagkakape niya at hinugasan niyang madali ang baso at nilisan ng kusina. Sinilip niya muna ang kwarto ng dalawang katulong kung nandito ang mga ito. Lalong nakaramdam ng takot si Alan nang makita niyang natutulog dito ang mga katulong nila. Ibig sabihin hindi sila ang lumilikha ng ingay. Matapos dumaan sa kwarto ng mga katulong, nagpa siya si Alan na umakyat na sa kwarto. Pero bago siya makarating sa kwarto, ay dadaanan niya ang kwarto sa ilalim ng hagdan. Pinaghalong transparent na salamin at kahoy ang pinto ng kwarto. Kaya naman matatanaw mula sa labas ang mga bagay sa loob. Ayaw man tumingin ni Alan sa loob ng kwarto, ay kailangan niyang gawin yon para alamin na rin ang pinanggagalingan ng kalampag. Susulyapan lang sana niya ng mabilis ang loob ng kwarto. Pero napako ang paningin niya sa loob nito nang makita niya ang isang antigong aparador ay bumubukas sara ang pintuan. Mabagal ang pagtindayog nito at sa pagkakatitig ni Alan na aninig niya ang porting imahe sa likod ng umiindayog na pinto. Isa itong hugis tao. Nakatayo lang ang kulay itim na korting tao at hindi ito gumagalaw. Nilakasan ni Alan ng loob niya dahil inisip niya ang kaligtasan nila sa loob ng bahay. Naglalaro din kasi sa isip niya na baka may nakapasok na masamang loob sa bahay nila. Agad siyang tumakbo sa lagayan ng mga gamit para kumuha ng flashlight at kinuha na rin niya ang susi ng kwarto sa ilalim ng hagdan at nagbitbit na rin siya ng isang tubo. Nagagamitin niyang pamalo sakaling may magnanakaw dito. Inilawan niya muna ng flashlight ang loob ng kwarto. Nagulat siya nang makitang nakasara na ang pinto ng malaking lumang aparador. Dito niya agad sinusian ng pinto habang hawak-hawak ng mahigpit sa isang kamay ang diunong sukat ng isang metrong habang tubo. Pagbukas niya ng pinto, wala naman siyang naaninag na kahit anong bagay na gumagalaw. Mabilis niya ring binuksan ang ilaw ng kwarto at dito ay nakita niyang nakaayos pa rin naman ang lahat ng mga mahalagang koleksyon ng asawa niya. Iniikot niya mabuti ang kanyang paningin bago niya tuluyang pinasok ang pinakaloob ng kwarto para i-check kung may kakaibang bagay ba sa loob nito. Pero wala siyang nakita. Hanggang sa maituon niya ang kanyang paningin sa malaking aparador na nasa bandang kanan niya. Dahan-dahan niya itong nilapitan at nang malapit na siya, ay bigla itong bumukas. Sa gulat ni Alan ay napaupo siya sa sahig at napaatras. Pero nang titigan niya ang loob ng aparador, ay wala naman itong laman. Kaya muli niya itong nilapitan at dito ay napansin niyang sira pala ang lock nito, kaya ito bumubukas. Iniisip niya na baka hinahangin lang ito. Pero niloloko ni Alan ang sarili niya sa pag-iisip ng ganon. Dahil alam niyang hindi hahanginin ng pinto ng ganon-ganon lang. Iniikot pa ni Alan ang paningin niya para humanap ng pwedeng ikalang sa aparador o sa pintuan nito para wag na itong bumukas sara. Dinampot niya ang isang bilog na basahan at inipit niya ito sa pinto. Matapos ito ay mabilis na lumabas ng kwarto si Alan. Dahil sa pagkakataong iyon
ay nababalot na siya ng takot. Lalo na nang pagsara niya ng pintuan at nang tutunguhin na niya ang hagdan papunta sa kwarto niya. Nagulantang siya nang bahagyaan niyang silipin ang loob ng kwarto nang makita niyang muli na namang bumukas ang pinto ng aparador. Dito ay nagdesisyon na si Alan na ituloy na lang ang paglakad niya papunta sa kanyang kwarto. Gumagapang nasa katawan niya ang hilakbot. Imbis na sa kwarto niya dumiretso, tinungo ni Alan ang kwarto ng mga anak niya at dito na lang siya natulog. Kinabukasan araw ng Biyernes. Pagising ni Alan ay wala na ang mga bata o ang mga anak niya sa tabi niya. Pareho kasing pang-umaga sa eskwelahan ng mga ito. Gising na si Alan pero nakahiga pa rin siya at iniisip ang nangyari kagabi. Dahil dito muli na namang kumabog ang dibdib niya. Nang biglang may kumatok sa kwarto. "Sige, pasok," sigaw ni Alan. At dito sumilip ng bahagya ang isa sa mga kasambahay nila, si Adele. "Sir, kanina pa po nagri-ring yung cellphone niyo sa kabilang kwarto. Wika nito." Agad na patayo si Alan at tinungo ang cellphone niya. Tumatawag pala si Betty. At nang sagutin niya ito, "Han, mamayang hapon ng flight ng commercial plane dito. Baka sumabay na kami ni Angel. Kasi yung nakabook na flight namin para bukas ay na-cancel. Under repair kasi ang eroplano. Masusundo mo ba ako?" Tanong nito kay Alan. "Sige, susunduin na lang kita. Didiretso na lang ako pag out ko sa trabaho." Medyo nalalambot pang pananalita ni Alan. "Okay ka lang ba, Han?" Naitanong tuloy sa kanya ni Betty. Okay lang ako." Tugon naman ni Alan. "Sige, maybe 8 PM. Nasa Manila na kami. See you soon, Han." Pagpapaalam ni Betty. Sa mga sandaling iyon ay parang lutang pa rin si Alan dahil naiisip niya pa rin ang nakita niya kagabi. Gusto niya na sana itong itanong kay Betty sa cellphone pero naisip niyang magkikita na rin naman sila nito mamaya. Kaya minabuti niyang mamaya na lang ito banggitin sa asawa. Matapos mag-almusal, tutunguhin na ni Alan ang kotse niya nang salubungin siya ng isa pa sa mga katulong nila, si Hilda. "Sir, hindi po maganda yung pakiramdam ko sa kwarto sa ilalim ng hagdan. Kaninang madaling araw, sir, nagiinit ako ng tubig bago ko gisingin ng mga bata. May nakita akong lalaking nakatayo sa loob ng kwarto. Natakot ako, sir. Nung tinawag ko po si Adele para muli naming tingnan, wala na po kaming nakita. Tingin ko, sir, may nagmumulto sa loob ng kwarto na yan, sir. O baka dito sa mismong bahay." Hindi naman magawang sitahin ni Alan ang kasambahay dahil kahit siya ay naranasan niya ang sinasabi nito kagabi lang. Napatulala na lang siya at hindi siya halos nakatugon kay Hilda. "Sige, check ko." Yun lang ang naisagot ni Alan. Halos buong maghapon tumakbo sa isip ni Alan ang mga pangyayari sa bahay nila. Gabi na. Alas 7 nang dumating siya sa paliparan. At habang nag-aabang kay Betty, sinubukan niyang isearch ang Facebook profile ng nagbenta sa kanila ng bahay. Si Benji Legaspi at ang asawa nitong si Michelle na kasalukuyang nag-migrate na sa Australia. Sinubukan niyang i-chat si Benji para muling itanong at i-double check ang history ng bahay na ibinenta nito sa kanila. Kahit dati niya naman ang narinig mula dito na almost 3 years pa lang itong natitirhan ng mag-asawang Legaspi. "May sikreto ba sa bahay na dapat naming malaman?" May pagkaprangkang tanong ni Alan kay Benji. "Bakit mo natanong?" Reply nito sa kanya. "There's something strange sa bahay," muling wika ni Alan. "Bago lang ang bahay at walang kahit anong kakaibang nangyari dyan o sa amin man. Kung tinutukoy mo ay baka may nagmumulto. Wala kaming na-experience na something like that," muling reply ni Benji. Dahil dito ay hindi na lang nag-reply si Alan. Dahil lumalabas na nagmumukha siyang matatakutin.
na totoo naman. Maya-maya ay natanaw niya na si Betty at Angel at nakita rin naman agad siya ng mga ito. Mabilis na lang tinungo ang sakyan para hindi na sila gabihin pa ng gusto sa daan. Matapos nilang maidaan si Angel sa kondo nito sa Ortigas, dito na sinubukang magtanong ni Alan patungkol sa aparador sa koleksyon ni Betty. San galing yung aparador sa mga koleksyon mo? Yung nasa kwarto sa ilalim ng hagdan. Mabilis na tanong ni Alan. Sa Isabela ko yun nabili. Bakit mo na itanong? Urirat ni Betty sa asawa. Nawiwirduhan kasi ako sa aparador na yun eh. Hindi ko gusto yung itsura. Ang lakas maka bad vibes. E kung itapon na lang kaya natin, pagpapatuloy ni Alan. No way. Mag-aaway tayo, Alan, kapag ginawa mo yan. Masyado ka namang limited mag-isip. Ang aparador na yun ay napaka-elegante sa paningin. At sa tingin ko, kapag tumagal pa sa atin yun ay tataas pa ang value nun at pwede nating maibenta pa sa mas malaking halaga. Kaya sabihin sana ako sa'yo, Betty. Kagabi lang kasi, may nakita akong hugis tao sa tabi ng aparador na yun. Iniisip ko kung multo ba yung nakita ko. Kitang-kita ko kasi, wika ni Alan sa asawa. Dahil dito ay napaisip si Betty patungkol sa aparador. Sigurado ka ba, Alan? Baka naman sinasabi mo lang yan para alisin natin ng aparador sa bahay. Bakit ko naman gagawin yun, Betty? Tanggap ko naman na yung trabaho mo at lahat ng mga bagay na yan. Yung mga lumang gamit mo, niyakap ko na rin yun, di ba? Dito ay natahimik si Betty at patuloy namang nagmaneho si Alan hanggang sa makarating sila sa bahay. Hating gabi, nang muling makarinig si Alan ng malalakas na tunog, sunod-sunod na pagpalo ng pinto. Betty, gising ni Alan sa kanyang asawa. Bakit? Tanong nito. Yung aparador. Tinutukoy ni Alan ay yung tunog na sunod-sunod na pagkalampag mula sa kwarto sa ilalim ng hagdan. At nang matama itong pinakinggan ni Betty, nagulat siya dahil nakakarinig nga siya ng kalampag. Pareho silang napaiktad nang biglang may kumalabog sa pintuan nila. Alan! Banggit ni Betty sa pangalan ng asawa dahil sa takot sa kung anong nasa likod ng pintuan. Ma'am! Ma'am! Sir! Sigaw ng nasa kabilang pinto. Si Adele! Si Hilda! Wika ni Alan at mabilis niyang pinagbuksan ang mga ito. Sir, may tao po sa kwarto sa ilalim ng hagdan. Naaninag po namin. Sige, dito muna kayo sa loob. Pinapasok ni Alan ng dalawa sa loob ng kwarto nila at mabilis niyang tinungo ang mga bata sa kabilang kwarto at pagbukas niya ng pintuan ng kwarto ng mga bata. Nang hilakbot siya nang makita ang isang pinatilyong nakatayo sa loob ng kwarto ng mga anak niya na kasalukuyang tulog na tulog pa. Sino ka? Sigaw ni Alan sa binatilyong nakatayo. Pero bigla itong nawala. Agad ginising ni Alan ang dalawa niyang anak at mabilis na dinala sa kabilang kwarto kung nasaan ang asawa niya at ang dalawang kasambahay. Dito ay inalak ni Alan ng pintuan sa takot na sumunod sa kanila ang nagmumultong binatilyo. Maya-maya ay narinig na naman nila ang pagkalampag ng aparador. Mag-uumaga na nang tumahimik ang paligid at nang mawala ang pagkalampag. At nang tuluyan ng lumiwanag, ay sama-sama nilang tinungo ang kwarto sa ilalim ng hagdanan kung saan nagbitbit si Alan ng isang bareta na ginagamit sa paghukay ng lupa. At nang nasa loob na sila, mabilis na hinambalos ni Alan ang aparador. Tuloy-tuloy, malalakas na palo hanggang sa magkawasak-wasak ang aparador na ito. Ewan ko na lang kung magmulto ka pa. Wika ni Alan sa sarili. Sama-sama na lang inilabas ang mga pera-perasong bahagi ng aparador at sinilaban ito ni Alan hanggang sa matupok ito ng apoy. Mabilis din namang tinawagan ni Betty ang nagbenta sa kanya ng antigong aparador. Agad din naman niyang napaamin ang kausap niya na dating may-ari ng aparador tungkol sa kasaysayan nito.
Ikinuwento ng dating may-ari na meron siyang anak na may Bell's palsy. At madalas ay mag-isa itong naglalaro at hindi nila nababantayan. Hanggang sa isang beses ay aksidenteng maikulong nila ito sa may loob ng aparador. Nang masusiyan ito ng asawa niya nang hindi sinasadya. Isang beses kasi nang naglalaro ang anak nila ay pumasok ito sa loob ng aparador nang hindi nila napansin. At hindi naman sinasadyang nasusiyan ito ng asawa niya nang umalis sila. Ang akala nila ay nasa kwarto lang nila ang bata. Kinagabihan pagbalik nila sa bahay, doon na lang nila napapansin na wala na pala ang bata at nang hanapin nila ito. Natagpuan nila itong walang buhay sa loob ng aparador. Mabilis pala itong sinumpong ng sakit niya nang masuffocate ito at hindi na nagawang humingi pa ng tulong. Pero nang sinubasta namin ng mga gamit sa bahay, hindi naman namin nakalain magmumulto pala ang anak namin. Pagpapaliwanag ng dating may-ari ng antigong aparador. Pagbalik ni Betty at ni Alan sa loob ng bahay, naibaling nila ang paningin nila sa loob ng kwarto sa ilalim ng hagdan. Napatitig sila sa mga lumang bagay na nandito pa at nagkatinginan na lang ang mag-asawa.